Gail? Gulat na tanong ng ina nito. Binitawan nito ang labi ng nakahandusay na kinakasama at tumayo para harapin ang anak na panganay. Gail, ikaw nga anak, bakit ngayon ka lang? Bakit mo kami iniwan ng napakatagal? Hindi mo ba kami na-miss? Tanong ng ginang sa anak nito. Bakit ma? Sinikap mo bang hanapin man lang ako? Nagtanong ka ba sa iyong isipan kung bakit kaya naglayas ako? Maglalayas lang ba ako ng walang dahilan? Ma, masyado kang nabulag sa pagmamahal sa aming ama-amahan na iyan. Sinira niya ang buhay ko at maging ng kapatid kong si Minmin. Matigas na saad ng dalaga habang umaagos ang luha sa mga mata. Alam mo na ba ate? Alam mong pinagsamantalahan ako ng ama nating Hilaw? Umiiyak na tanong ng kapatid nitong si Minmin. Oo Minmin, alam ko. Kaya deserve niya ang nangyaring iyan sa kanya. Matigas na wika ng dalaga. Habang ang kanilang ina ay nagmatigas pa rin at ayaw maniwala sa kwento nilang dalawa. Kaya niyo sinasabi iyan dahil noon pa man ay hindi niyo na talaga gusto na mag-asawa ko eh. Ayaw niyo na maging masaya ang mama niyo. Umiiyak na wika ng kanilang ina. Kaya mas lalong nainis si Gail. Ayan ka na naman ma. Babaliktarin mo na naman ang sitwasyon. Gagawin mo namang biktima ang iyong sarili at hindi kami. Ma, sirang-sira na ang buhay namin ni Minmin. Sarili mo pa rin ang iniisip mo. Napaka makasarili mo naman ma. Wika ni Gail sa ina. Hindi ako makasarili. Nagmahal lang naman ako eh. Palibhasa. Ayaw niyo akong maging masaya. Umiiyak na wika ng ginang. Masyado na akong nagtitimpi sa iyo ma. Kung ayaw mo kaming pakinggan, dadalhin ko na lang si Minmin. Sa akin na siya titira. Bahala ka na sa buhay mo, total naman. Simula noon na hindi naman kami naging mahalaga sa iyo. Ito. Sabay abot ng makapal na salapi. Siguro naman malaking tulong na iyan sa iyo ma. Uwi ka pa ng dalaga. Mabilis na inabot iyon ng ginang. Siguro nasa 200,000 iyon. Maging si Junior na anak nito sa kinakasama na si Buboy ay kinuha na rin ito mula kay Minmin. Iwanan mo na lahat ng damit mo Minmin. Bibilhan na lang kita ng mga bagong gamit. Utos nito sa kapatid. At iginiya na ito palabas ng pintuan. Paalam ma. At patawad kung kailangan muna naming lumisan. Sana darating ang araw na hahanapin mo rin kaming mga anak mo. Uwi ka ng dalaga at tuluyan ang lumisan sa bahay ng kanilang ina. Umiiyak si Minmin habang sakay sila sa taxi. Iniisip itong wala nang mauutusan pa ang ina. Wala na rin itong katuwang sa pag-aalaga kay Junior. Nalungkot ang dalagita dahil napamahal na rin sa kanya ang kapatid. Tiisin mo muna Minmin. Sa ngayon, kailangang maramdaman ng ina ang halaga natin bilang anak. Isa pa, hindi na sila magutom ng ilang buwan sa iniwan kong pera. Sapat na rin iyon at makakatulong na rin sa kanyang maliit na pwesto sa palengke. Paliwanag ng Ate Gail nito. Ang dami mo namang pera ate, ano bang trabaho mo? Baka pwede ako doon para makapag-ipuntin ako para sa aking sarili. Uwi ka ng dalagita. Hindi Minmin, kailangan mong mag-aral at makapagtapos ng kolehiyo. Kahit yun man lang ang maitutulong ko sa iyo. Uwi ka ni Gail sa kapatid at hindi nito sinabi ang kanyang maruming trabaho. Dahil ayaw niyang kamuhian siya nito. Sige po ate, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Masayang sagot ng dalagita. Noon pa man ay pangarap na nitong maging isang sikat na architect. Basta ba wala mo ng boyfriend hanggat hindi pa tapos sa pag-aaral, uwi ka ng dalaga. Pangako po ate ko, tatapusin ko ang aking pag-aaral
Sobrang namang hasiminmin sa tirahan ng kanyang ate Gel. Hindi naman ito kalakihan subalit. Gawa ito sa semento at bakal. Hindi gaya ng kanilang tirahan na halos matuklap na. Ang lumang plywood na dingding na tinakpan na lang din ng lumang kurtina para magmukha namang presentable ang bahay. Puro patipak ang sahig na semento dahil hindi maganda ang pagkakagawa. Hindi kagaya ng sa bahay ng ate Gil niya na yari sa tiles. Napakalinis tignan ng buong paligid. Grabe ate, mayaman ka na ata. Ano ba kasi trabaho mo at mabilis lang nakapundar ng ganito? Tanong ulit ng dalagita. Bakit pa kasi gustong gusto mong malaman ang trabaho ko? Hindi nga pwede. Basta, sige na. Iakyat mo na doon sa itaas ang mga pinamili na tanggamit mo. Sa kaliwang kwarto ka ha. Sa kanan kasi yung sa akin. Saad ng dalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw. Si Minmin ay abala lagi sa pag-aaral. Habang si Gil naman ay patuloy ang pagtatrabaho sa club. Kung saan siya kumita ng limpak-limpak na salapi. Galing sa mga tip ng kanyang customer. Ngunit marami na rin parokyano ang missing at hindi na mahanap pa ang katawan. Tuloy-tuloy pa rin ang pananalasa ng aswang. Tuloy-tuloy pa rin ang pananalasa ng aswang sa lugar, maging sa labas man ng club na iyon. Ginabi ng uwi si Minmin dahil may group study sila ng kanyang kaibigan sa bahay nito. Nakalimutan niyang magpaalam sa kanyang ate. Kaya nag-alala siya ng todo dahil paniguradong magagalit ang ate Gil niya. Lakad-takbo siya sa madilim na parte ng kalsada. Pundido malamang ang nakahilerang ilaw at kahit isa man lang sa mga ito ay walang taglay na liwanag. Ramdam pa niyang tila may mga yabag na nakasunod sa kanya. Kaya halos hindi na siya nakaapak pa sa lupa sa sobrang kaba. Nang may biglang humawak sa kanyang kanang palapulsuhan dahil lang ng kanyang pagtitili. Tumahimik ka kung ayaw mong matodas. Ibigay mo yung bag mo sa akin. Bilis! Utos ng lalaki. Sabay hila na rin ang bag, kaya kusa na rin itong binitawan ng dalaga dahil sa takot na saksakin siya nito nang hawak nitong kutsilyo na kumikinamba sa dilim. Nakailang hakbang pa lamang ang hold-upper nang bigla itong bumagsak sa kalsada. Inakala ng dalagita na nadapa lang ang mama. Ngunit saktong may dumaang sasakyan na lumiwanag ang kanilang kararoroonan. Pinagmasdang mabuti ni Minmin ang kaninay bumagsak na mama. Nagulat ang dalagita nang masilayang may kung sinong nilalang ang nakadagan sa hold-upper na iyon. Sakto ring lumingon ito sa kanya bago tuluyang nawala ang liwanag. Naalala ni Minmin ang nilalang na umatake sa kanyang amaamahan. Ito yon. Ito ang aswang na pumatay sa kinakasama ng kanyang ina. Hinding-hindi siya magkakamali. Bakit sa tuwing napapahamak siya ay ito kaagad ang nilalang na sumasalba palagi sa kanya? May kung anong bumagsak sa kanyang harapan. At nang kapkapin niya iyon, ay napagtanto niyang ito ang kanyang bag na pinilit kunin ng mama sa kanya. Mabilis niya iyong dinampot at lakad takbo siyang umuwi ng bahay. Hingal na hingal siya at pabagsak na humiga sa kanyang kama. Hindi pa rin tumitigil ang pag-agos ng kanyang mga pawis dahil sa sobrang kaba. Kinabahan na nga siya sa hold-upper. Dumagdag pa ang aswang na iyon na nag-iwan ng katanungan sa kanyang isipan. Bakit hindi siya sinasaktan ng aswang na iyon? Hindi kaya't ampun lang siya ng kanyang ina at ang totoo niyang magulang ay mga aswang talaga? Na kaya hindi sila mahalaga ng kanyang ate sa kanilang ina dahil hindi talaga sila totoong anak nito? Nanlumo ang dalaga sa kanyang naisip. Kakapakinig niya ng mga kwentong aswang ay kung ano-anong espekulasyon na ang kanyang nagagawa.
Nakatulugan na lamang niya ang ganoong posisyon. Hindi na siya nakapag-apunan pa dahil sa nangyari sa kanya. Nang magising siya kinabukasan ay handa na ang kanyang almusal sa mesa. Napalabi pa ang kanyang ate habang tumitingin sa kanya na suot ang uniforme ng paaralan. Ate, ang aga mo namang dumating. Nagtatakang saad ni Minmin. Oo, nakatsamba kasi ako ngayon. Marami akong kita kaya bumili ako ng paborito mong ulam. O ano? Wala ka bang ikukwento sa akin? Anong ganap kahapon? Tanong nito sa dalagita. Naku ate, kamunti ka na akong ma-hold up kagabi. Paano kasi malimit na akong ginagabi ngayon dahil sa dami ng mga activity? Lalo na't magtatapos na ako ng high school. Buti na lang ay isinalba ako ng aswang Ate Gail. Yung aswang na umatake kay Papa Boy. Siya rin yung umatake sa hold upper na kamuti ka nang tumangay sa aking bag. Mahabang salaysay ng dalagita. Nakikinig lang ang Ate Gail nito habang nanatiling walang reaksyon sa kanyang mga kunekwento. Ate, hindi kaya't mga anak talaga tayo ng aswang? Baka ampun lang tayo ng mama kaya hindi niya tayo magawang mahalin? Dahil hindi talaga dugo niya ang nananalaytay sa atin? Baka iyong sa aswang na laging nakaligtas sa akin ang totoo nating ina? Dagdag pa ng dalagita. Nako, tumahimik ka Minmin ha. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Hindi ka anak ng aswang. Hindi tayo ampon ng mama kaya kumain ka lang dyan. Gutom lang yan. Sigurado kasi, hindi ka na naman nag-apunan. Uwi ka ng Ate Gail nito. Kaya humagik-gik na lamang ito ng tawa. Tila nakalimutan na nito ang mapait na dinanas niya sa kamay ng kanyang ama-amahan. Binusog rin kasi ito ng pagmamahal ni Gail. At halos inispoil niya ito sa lahat ng bagay. Ano man ang gusto nitong hilingin ay binibigay niya. Ganoon niya kamahal ang kanyang kapatid. At maging sana ang kanyang ina at bunsong kapatid ngunit. Kailangan niyang tiisin ang munang hindi ito makita. Gusto niyang mapagtanto ng kanilang ina ang kahalagahan nilang mga anak. Hindi lang naman sa lalaki maaring sumaya ang buhay nito. Marami namang ina riyan ang piniling alagaan ng kanyang mga anak at i-focus ang atensyon dito kaysa maghanap pa ng mga lalaking puro sakit sa ulo lang din ang binibigay. Ito din ang dahilan kung bakit ayaw niyang makipagrelasyon na muna sa mga lalaki. Maging si Minmin ay ayaw niya ring magkaroon ng boyfriend. Nang minsan niyang sinubukang bisitahin ang kanyang inay, napag-alaman niyang may bago na naman itong karelasyon. Hindi na talaga ito nadala sa mga lalaking dumaan sa kanyang buhay, na halos siya lang naman din ang bumubuhay. Imbis na maghanap siya ng lalaking bubuhayin siya ay, baliktad pat siya ang bumubuhay dito. Nasa ikalawang taon sa kolehiyo na si Minmin, nang may makilala itong lalaki na, nagpatibok ng kanyang puso. Ngunit dahil sa takot niya sa Ate Gail na baka mapagalitan ito ay sinekreto ng dalaga ang pakikipagrelasyon sa lalaki. Isang gabi ay nagpaalam ang dalaga sa ate na may group study sa bahay ng kanyang kaklase. Sa tono ng boses ng dalaga ay alam na kaagad ni Gail na nagsinungaling ito. At maging sa paraan ng pananambit nito ay alam na niya kaagad na may pupuntahan itong date. Siguradong may sinisikreto ang kapatid niya sa kanya pero hindi siya nagpahalata. Nagpaalam siya rito na papasok na sa trabaho ngunit ang totoo ay nasa labas lang siya. Hinihintay si Minmin na lalabas ng bahay. Nang maglakad na ito, papuntang kanto ay kaagad niyang sinundan ang kapatid. Nang may itim na kotse na dumulog sa harapan nito, nagmamadaling sumakay si Minmin at umarurot na palayo ang sasakyan.
Mabilis na pumara ng taxi ang dalaga para sundan ang mga ito. Kumain ang dalawa sa isang restaurant at pagkatapos ay pumasok na ng sinihan. Parang gusto ng hilahin ni Gail ang kapatid palabas ng sinihan nang makita ang mga itong halos maglampunga na. Biglang nagring ang cellphone ng lalaki kaya nagpaalam ito sa dalaga at lumabas para sagutin ang tawag. Mabilis na sumunod si Gail dahil ramdam niyang tila may kakaiba sa kilos ng lalaki. Ilumahal, overtime ako ngayon ha. Mamaya pa ang labas ko, ikaw na muna bahala sa mga bata. Iyon ang unang litanya ng lalaki na malinaw na narinig ni Gail. Biglang uminit ang kanyang ulo. Sabi na nga ba't pinaglaruan lang nito ang kanyang kapatid. Mabilis siyang bumalik sa loob at hinila si Minmin na tahimik na nakaupo sa harap ng sinihan habang nanunood ng palabas. Nagulat pa ito nang mapagtanto na ang ate Gil niya ang humihila sa kanya. Ate, paano mo nalaman na nandito ako? Gulat na tanong nito, ngunit hindi na umimik pa ang ate Gil nito. Dinaan siya nito sa kabilang pintuan kaya hindi niya nakita pa ang lalaking kasama. Ate naman, pagbigyan mo na ako, kahit ngayon lang. Hiling pa nito, ngunit hinila lamang siya nito sa paradahan ng taxi. Pinasakay siya nito at binilin kung saan dapat ito bababa. Nang makausad na ang taxi na sinakyan nito ay mabilis na binalikan ng dalaga ang lalaking manloloko. Nagpupuyo siya sa galit dahil ginawa pa nitong kabit ang kanyang kapatid. Kita niyang palingalinga ang binata sa loob ng madilim na sinihan. Nilibot talaga nito ang buong lugar kakahanap sa kanyang kapatid na kanina pa niya na ipuslit. Nang mainip na ito sa kakaikot ay lumabas na ito at nagtungo na sa labas. Palingalinga pa si Gil kung may ibang tao pang naglakad-lakad sa mga oras na iyon. Nang masigurong walang gaanong tao sa paligid ay mabilis siyang pinuntahan ng lalaki. Ang huwad na lalaking ito ang kanyang magiging hapunan sa gabing iyon. Pambawas na rin sa mga manlulokong naglipana na sa buong mundo. Kahit magsisigaw pa ito ay wala na ito magagawa pa. Dahil napasa ilalim na ito ng kanyang kapangyarihan. Kaagad na dinaluhong ng dalaga ang lalaki. Hinablot niya ito sa balikat. Sino ka? Garalgal at halatang takot na takot ang boses nito. Relax boy. Ba't parang naduduwag ka sa dilim? Hindi ka nga takot manloko sa mga babae. Lalo na sa asawang mo, diba? Dilim lang to. Masarap ang maglaro sa dilim, diba boy? Tila nang aakit pa ang boses ng dalaga. Kaya tumahimik sandali ang lalaki. Sabay hima sa kamay ng dalaga. Nang maramdaman nitong magaspang at kulubot ito, malayong malayo sa malamyos nitong boses ay nabitawan nito ang kamay ng dalaga. Humahalakhak naman ang dalaga, kasabay ang pamumula ng mga mata nito. Doon ay naaninag siya ng lalaki. Tumambad sa lalaki ang napakapangit na mukha ng nilalang. Sobrang pangit ng mukha. Nanlilisik ang mga mata. Ang hahaba ng mga pangil at kuko. Napaatras ang lalaki. Wala na siya ibang tatakbuhan pa dahil hawak-hawak na siya ng isang aswang. Maawa ka sa akin. May mga anak at asawa pa akong uuwian. Pagsusumamo ng lalaki dahil wala na siyang alam pang gawin upang maisalba ang sarili sa aswang na kanyang kaharap at naghahanda ng umataki sa kanya. Marunong kang humingi ng awa, pero wala ka naman ng ganoon para sa mga nakapaligid sa iyo. Dahil kung may awa ka, hindi mo lulukuhin ang asawa mo. Hindi mo lulukuhin ang isang inosenteng dalaga. Hindi mo sila isasabay para lang sa iyong sariling kaligayahan. Tama ba? Tanong pa ng dalaga nito.
Hindi na. Pangako. Hindi na ako magluloko pa. Maawa ka sa akin. Huwag mo akong kainin. Wala nang aasahan pang iba ang aking asawa. Pagmamag-aawa pa ng lalaki sa aswang. Tinitigan siya ng mabuti ni Gil. Kinilatis kong seryoso ba ito sa kanyang sinasabi. Napangisi na lamang ang dalaga sa reaksyon ng lalaki.